Magandang umaga po mga Katarima. Happy muna tayo. Habang nagtatrabaho sa ngayong araw, ang gagawin natin, maglilinis tayo ng karburador sa Wave R100. Ang nangyari nito, palyado yung andar niya. Linisan natin yung karburador. Alamin natin kung ano ang cause kung bakit siya palyado. Una sa lahat, magpapasalamat muna tayo sa Panginoon sa araw na binigay naman sa atin. Linisan muna natin yung karburador kaya baka marumi na. No, ang dami na rumi kasi medyo matagal-tagal na daw ito na hindi na linisan. Tingnan mo leaking yung karburador. Dito nagadaan yung leaking niya. So, yung gagawin natin dito, hindi mo nakabili yung may-ari ng o-ring gasket. Lagyan natin ng solusyon. Linisin muna natin. Ito mga parts na dapat natin linisan ito. Ito, pilot jeep, saka main jeep. Magalit talaga natin ito. Pag medyo tagal na yung unit, linisan na natin yan. May mga butas kasi yan maliliit. Yan o, linisan natin yun. Yung mga butas na maliit. Yung alambre na ginagamit ko, yung spring sa wheel seal. Yung pinakamaliit sa dulo. Para kasya-kasya siya dyan. Because minsan na nagapalya yung motor. Kasi yung hangin na pumapasok, maliit na. Yun. Kunti-unti lang. Yun. Pero not necessary talaga na ito ang gamitin mo kasi maglaki yung butas niya, magpalya na rin. Kailangan paminsan-minsan lang. Yun. Ito. Kasi yung gasolina minsan pag matagal na nag-cause yun ng parang latak sa loob dito. So, kaya na natin yung linisan natin. Ayan, makita mo naman siguro yung butas. Alam mo na na standard niya yung laki niya. Tama na. Pilot jet. Ang cost naman nito, pag barado ito, walang minor. So, dapat linisan din natin ito. Yun. Okay. Siya rin di pa yung napasok. Alam naman natin yan kung napasok na. Hangin na nalumas. Yan. Kailangan yan malinis. Kasi pag marumig or barad, walang minor yun. Kahit ano mo paka-adjust ang motor. Minor. Mamatay pa rin. Tapos, hindi ito. Linisin din natin ito. Tapos, ibalik na natin ang pilot jet muna. Matama lang ang higpit. Wala.
hindi siya masira. Ayun. Tapos yung hinjit. Nakatari, ma. Isa sa mga problema na bakit nagaliking yan dito, matigas na yung o-ring niya. No? Ang pinakasolusyon talaga, balitan ng bago. Pero ngayon, kasi hindi ko nakabili yung may-ari ng bago, ang gagawin na lang natin, maglagay tayo ng sealant. Ito yung gamitin natin muna, oh. Triban. Pansamantala lang. Pero paglagay nito, kailangan maliit lang. No? Maliit lang siya. Paglagay natin. Yan, patuyuin natin konti bago natin siya ikabit. Ang pinaka importante yun dito. Yan. E dito yan nagadaan yung gasolina. Yun. Yan. Siguro mga 1 to 2 seconds. Para ano natin. Yun. Pag okay na siya, lagyan na natin yung cover sa carburetor. Dito naman tayo. Ito ang pinaka-importante kasi dito mayroon yung sabi na kung ano talaga yung tayo, insakto talaga na adjustment ng fuel mixture. Ang dulo at saka dulo nito, 1/2 yun. Yung ganun, no? Ay, balik muna natin na i-0-0 muna natin. 1, 2, 3, 4. Sobra nga ito, eh. Okay. 1 and 1/2 turns. Halimbawa, ito yung pinaka-dulo niya. Yan. Ang pag-ikot niyan, ang dulo ng screw papunta dito, 1/2 yan. Then, another 1/2. Then, 1/2. Oh, 1 and 1/2 turns. Ayun ang tinatawag na 1 and 1/2 turns. Every corner ng screw, 1/2 yun ang ikot. 1 and 1/2 turns. Yun ang adjustment. Kasi yun ang recommended ng Honda. Sa Honda. Pag wave 100, yun ang adjustment niya. Okay? Then, pwede nang ikabit. Ikabit na natin. Salamat. Ride safe and God bless.